What's up mga idol? Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng charger sa ating TMX 125 Alpha. Para kahit bumiyahe tayo ng malayo, hindi na tayo mangangamba na tayo ay malulobat mga idol. Ang totoo, matagal nang naka-install yan dyan yung USB charger mga idol. Bale, i-vlog ko lang ngayon para kahit pa paano meron tayong matutunan sa pagkakabit ng cellphone charger. Bago natin simulan ng video na to, sa mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot na po ng subscribe button sa baba at pakihit na rin ng notification bell para updated kayo lagi sa mga video ko. Okay, introhan na natin. Ito nga yung USB charger na kinabit ko mga idol. Bale, dalawa yung saksakan niya. Pwede kang mag-charge ng sabay o may nakikicharge sa'yo. Ito naman yung switch niya sa ibabaw. Ayan, pag umilaw, matik yan, meron ng kuryente ang dumadalo dyan. Hindi mo na rin kailangan susian yung motor mo para lang magka-power tong charger natin. Ayan o, kasi nakarekta na siya sa battery. Pwede mo naman siyang i-off kasi may switch na siya sa ibabaw. Kaya hindi mo na kailangan i-on yung motor mo para lang makapag-charge ka. Binaklas ko nga pala ulit para makita nyo ng maayos kung paano ko nga ba kinabit itong USB charger natin mga idol. Yung pinaka bracket nya ay dun po kinabit sa kabitan ng manubela mga idol. Sa may bolt nya, ayan o. Ito yung pinaka bracket. Kagandahan nito ay easy na lang siya ikabit kasi isasalpak mo na lang siya. Ganyan pala yung ilalim nya kaya hindi na kayo mahihirapan magkabit ng cellphone charger nyo mga idol. Sobrang dali lang niya i-install, ikabit mo lang yung bracket tapos isalpak mo lang siya, ayan o. Tulak mo lang tapos ihigpit na yan dyan at hindi matatanggal. Ayan o, kusa na maglalak. Dito ko pala siya pinadaan sa gitna tapos dinaan ko siya sa ilalim ng tangke ng TMX natin mga idol papunta sa battery. Ang ginawa ko, kinalas ko lang siya ulit para makita nyo rin kung paano ko siya ginawa kasi matagal na nga itong naka-install sa motor ko at ngayon ko palang i-vlog. Ito nga pala yung pinaka-positive niya, yung kulay pula. At yung kulay itim naman, yung negative niya mga idol. Itong positive na wire na pula, dadaan pa rin natin sa fuse para safe pa rin siya, no? Ito pala yung fuse na gagamitin natin mga idol. Bale, yan yung ginamit ko sa ating mini driving light na ikinabit noon pa. Yung positive wire, dyan natin isasama mga idol. Ito yung mini driving light na in-install ko dati, no? Binuksan ko lang. At dyan nga natin isasama yung cellphone charger ng ating motor. Dyan sa fuse box yung nakikita nyong kulay puti. Ikakabit ko na nga yung positive wire ng ating USB charger dito. Ayan, isasama natin siya sa ating mini driving light. Pasensya nga pala sa camera mga idol kasi hindi ko alam na bigla palang lumabok. Nag-blur ng konti. Ayan, kinabit ko na yung kulay red na positive ng ating USB charger mga idol. Okay, natipan ko naman ng maayos, no? Bale, isunod ko naman yung negative ng USB charger, mga idol. Irerekta na pala natin dito sa negative ng ating battery, mga idol. Ayan nga't nakabit ko na, mga idol. Bale, ayusin ko na lang at mamaya testingin na natin kung gumagana na nga to. Okay, explain ko lang ulit. Bale, itong positive na wire ay kulay red na idinaan natin sa fuse ng ating mini driving light. Sinama natin siya mga idol. Ayan o. Ayan yung positive na dumaan sa battery ng mini driving light. Bale, magkasama nga lang pala dyan sa fuse na yan yung mini driving light natin at saka yung cellphone charger mga idol. Higpitan ko lang muna tong negative ng ating battery kasi nakalimutan kong higpitan kanina. Ayan o. Make sure na sakto lang yung higpit niya at hindi talaga sobrang higpit. Kasi para hindi mapwersa yung battery natin mga idol. Okay, ayan. Pwede siguro yan, no? Okay, titestingin na natin mga idol. Kagandahan nga pala dito sa charger na to, meron na siyang switch na pwede mong patayin. At hindi mo na nga pala kailangan i-switch on yung motor mo para lang gumana yung charger. Kasi meron na siyang sariling switch at rekta na siya sa battery ng ating motor mga idol. Ayan, no? Binuksan ko. Kung umilaw siya, sigurado yan na yun. Pwede na kayo mag-charge. Paalala lang mga idol kasi pag nagbaligtad yung wire nyo at yung nakabit nyo ay yung kulay itim na negative at naikabit nyo sa positive ay hindi siya gagana. Kailangan yung wire nya ay negative to negative at positive to positive para gumana tong charger ng motor natin mga idol.
Waterproof na rin pala siya mga idol, kahit mabasa pa siya ng ulan eh hindi siya papasukin ng tubig. Huwag lang sigurong dumirekta dun sa pinakabutas ng USB charger natin. Ito, susubukan na natin siya mga idol, i-charge natin siya sa cellphone kung gagana nga siya. Ayan, yun o, umana, 37%. Bunutin mo ulit. Ayan, tapos balik lang ulit natin. Ayan, gumana siya mga idol, success. Hanggang dito na lang itong video na to. Sana may natutunan kayo. Huwag niyo sanang kalimutan mag-like and share. Don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video mga idol. Hanggang dito na lang. Peace out.